For today's video mga kabakyard ay ang i-share ko po sa inyo ay imbis na arc sa araw na to ay ulang, okay? So ulang po is local po na breed. Alright, ayan mga kabakyard, pasensya na at sinet up ko lang yung camera kasi para makagalaw po tayo ng maayos. Kanina kasi hawak-hawak ko. So, as I said, yung ulang po ay native po dito sa ating Pilipinas. Dito sa ating bansa. Siya pa yung tinatawag na freshwater prawn. Nung nakaraan mga kabakyard, meron na po akong na-share na video tungkol sa ulang, pero hindi po sa akin yung mga alaga na yon. Ay yung video na po yon ay hiram lang po natin sa ating kakilala. Alright? At yung na-feature po doon ay yung tinatawag na giant ulang mga kabakyard. Dalawang klase po kasi ang pagkakaalam ko sa ulang. Yung giant na parang hybrid at yung native po, yung local talaga na nakikita sa mga bundok o sa mga sapa. Alright, so ang ipapakita ko po sa inyo ngayon ay yung native po na ulang. Alright, ayan, huliin po natin mga kabakyard. Alright, ayan mga kabakyard, ito po yung tinatawag na native na ulang. Nakita ba? Bula tayo bandang maliwanag. Ayan mga kabakyard, nahulog na. Alright, ayan mga kabakyard. So, linipat po natin yung ating camera at madilim po kasi doon banda sa loob. At yung unang kinuha kong ulang is masyadong mapalag. Okay. Ito po, papakita ko sa inyo. Ito po siya. Ayan. Wait lang. Magalaw kasi mga kabakyard. So alisin ko na lang siguro muna to sa mount. Ayan mga kabakyard yung itsura po ng ating native na ulang. Isa na lang po yung kagat niya kasi sa sobrang likot naputol po yung isa. Ayan, kung mapapansin nyo po, iba po siya sa hipon or sa ating Australian Red Claw. Ayan po, isa po yung distinguishing mark, yung sobrang haba na kagat. At ang kaibahan niya po doon sa giant ulang na tinatawag ay mas darker po ang kulay ng native na ulang. Yung giant po kasi is nagbo-bluish po kasi yon. Ayan, mga kabakyard. So, according to the mga katsahin sa mga nanay ko at sa mga kakilala, noon po ay marami po ito dito sa atin sa Pilipinas. Ayan. Gusto niyang tumakas mga kabakyard. Ayan. Noon daw po ay sobrang marami po ito dito sa mga sapa natin, sa mga ilog. Kaya lang dahil nga po sa hindi po tinitigilan ng mga tao sa kakukuha kahit maliliit pa lang ay unti-unti na po silang nauubos mga kabakyard. Kaya ito po ay isa sa mga pinopromote ko din na maganda ring alagaan mga kabakyard, kasabay ng ating pag-aalaga ng ating crayfish. So ibabalik po muna natin mga kabakyard. Ayan. Balik natin doon sa compartment niya. Alright, ayan po mga kabakyard, yan yung mga compartment niya. Pinaghihiwa-hiwalay ko sila para maiwasan ang pag-aaway-away. So ito po tulad ng sabi ko ay pinopromote ko po na sana alagaan po din natin at idagdag sa ating mga alaga para dumami po uli sila mga kabakyard.
kasi masarap din po ang kalasa nito, hindi rin nagkakalayo sa ating mga hipon. Okay, so since fresh water naman po ito, wala kayong poproblemahin. So pwede nyo po ito idagdag sa inyong mga alaga. Ayan, kung mapapansin nyo, dito ko lang po sila linagay. Ito po yung dati kong pinaglalagyan ng mga alimango. Since medyo nahihirapan po ako kumuha ng alimango, ng mga stock na pangalaga, so in-stop ko po muna yon. Pinalitan ko po ng mga ulang. Ayan, nandito po yung inihiwalay ko po sila, mga kabakyard. Madali lang din po silang alagaan, parang katulad lang din ng Australian Red Claw. Hindi rin sila maselan as long as maayos din yung setup nila. Nahirap nga lang din, mas malikot po sila kumpara sa crayfish, mga kabakyard, kaya mahirap silang hulihin. Ayan. Asa na ba yun? So ayan, mga kabakyard, ito po ay nakuha lang po ng mga local hunter na kakilala natin doon sa mga liblib na part ng ilog, yung malalayo na, mga kabakyard. Halos wala ng mga kabahayan talaga doon, so nahunt nila to at hopefully mabreed natin at mapadami. Ayan, ayaw magpahuli. Ayan, meron po ako dito. Ayan pa. Ayan po sila, mga kabakyard. Ito ay hindi po mga fully grown. So technically hindi naman po ito lumalaki ng katulad ng giant ulang na sobrang lalaki. Pero still maayos pa rin naman po ang size nila. Ayan, ito po ay female, mga kabakyard. Nalaglag na rin at dahil sa sobrang likot, yun po ang problema sa kanila. Sobrang malikot talaga sila. Ayan, mga kabakyard. Ayan. Parang hipon din po ang itsura nila, pero lumalaki sila kumpara sa hipon. Okay? So hopefully po mapadami natin sila, mga kabakyard. Tulad ng sabi ko, dahil nga kukunti na lang sila sa wild, malapit na rin sila maubo. So sa palagay ko, it's time na po para talaga i-farm or paramihin sila artificially sa mga katulad ng ginagawa natin sa Australian Red Claw, kasi hindi na po talaga sila makadami sa wild dahil hindi naman sila tinitigilan ng mga hunter o yung mga nangunguha ng mga kung ano-anong pwedeng makain sa bundok. Okay? So ayan, mga kabakyard, yun lang naman po ang sinishare ko sa inyo. Every now and then i-update ko po kayo tungkol dun sa ating alaga na ulang, which is native ulang. Ang kaibahan niya po pala, mga kabakyard, ang native ulang ay hindi po nangangailangan ng fresh ng seawater na tubig during breeding season. Unlike po sa giant ulang, is pag breeding season ay nangangailangan nyo ng brackish water or yung may halong seawater. Ito po ay pure fresh water lang, mga kabakyard. So mabubuhay talaga sila ng pure fresh water. Alright. So ayun na, mga kabakyard, yun lang naman po ang share natin. Maraming salamat sa panonood. So sa mga hindi pa po nakasubscribe, pasuyo na lang, please follow and subscribe, mga kabakyard, and share na rin po ng ating mga video para mas marami pa po ang makapanood ng ating mga ginagawang tutorial. Okay, thank you, goodbye.